May 25, 2000. Naganap ang isang pangyayaring hindi malilimutan ng mga pasahero at mga crew ng Philippine Airlines Flight 812. Isang lalaki ang nang-hijack sa eroplanong ito at umakas gamit ang isang improvised o homemade na parachute. Sino nga ba ang taong ito? Nagtagumpay kaya siya sa pang-hijack sa nasabing eroplano? Yan ang ating aalamin. Kamusta? Welcome sa Kian Thoughts, ang channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Kung mahilig ka sa video na katulad nito, don't forget to subscribe. Pindutin mo na rin ang bell icon, kaibigan. Sa video na ito ay tunghaya natin ang kwento ng tinaguriang D.B. Cooper ng Pilipinas. Kaya, simulan na natin. Alas 2 ng hapon, lumipad ang Philippine Airlines Flight 812 mula sa Francisco Bangoy Airport sa Davao City. Patungo ito sa Ninoy Aquino International Airport. Lula ng eroplano ito, ang 278 na pasahero at 13 crew. Isa sa mga pasaherong ito, si Augusto Lacandula na naka-assign sa seat 28G. Makalipas ang higit sa isang oras, malapit na mag-landing ang eroplano sa Maynila, tumayo si Lacandula. Nakasuot na ito ng swimming goggles at ski mask. May bitbit din itong baril at isang granada. Doon ay naideklara na nga ang kanyang pakay na i-hijack ang eroplano. Tinutukan niya ng baril ang flight attendant na si Margaret Bueno at nagdeklara ng hold up. Tinangay ni Lacandula ang flight attendant at nagtungo sila sa cockpit upang ipaalam sa mga piloto ang nangyayari. Doon ay nagpaputok ang lalaki at nagpumilit na makapasok sa flight deck ng eroplano. Mababakas sa pagmumukha ng lalaki na galit ito habang iwinawagayway ang granada na wala ng safety pin. Samantala, lumapit naman ang head ng mga crew na si Francis Cabel upang pakalmahin ang lalaki. Nagsisisigaw sila Kandula na mamamatay silang lahat kung hindi siya pagbibigyan sa kanyang mga demands. Doon nga ay isinalaysay nila Kandula ang malungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Sinabi niya na iniwan siya ng kanyang pamilya. Ang kanyang asawa naman ay nakipagrelasyon at sumama sa isang pulis na taga Davao. Pilit namang pinapakalma ni Cabel ang lalaki. Napansin niya ang mask na suot nito ay tila ba gawa sa Cebu kaya nagsimula siyang makipag-usap dito sa salitang Cebuano. Sinabi niya dito na magkababayan sila at gusto niyang tumulong anuman ang problema nito. Iniutos ni Cabel sa mga flight attendant na ihingi ng donasyon ng lalaki sa mga pasahero at huwag sasabihing na hijack ang eroplano upang maiwasan ang panic. Iniabot din ni Cabel kay Lacandula ang sarili niyang pera at nakiusap ito na huwag na lamang saktan ang mga tao sa loob ng eroplano. Nang tila kalmado ng sitwasyon, nagdemand si Lacandula na bumalik sila ng Davao subalit hindi ito mapagbigyan dahil hindi naaabot ang kanilang airline fuel para sa isang Davao trip. Tila naintindihan naman ito ng lalaki kaya iniutos na lamang nito na kunin ang kanyang backpack na naiwan sa kanyang assigned seat. Sa pagkakataong ito, nagdemand ulit ang lalaki na bumiyahin na lamang sila patungong Samar. Nasense ng piloto na tila ba nalilito ang hijacker sa lugar kung saan naandun sila, kaya bumuwelta ito palayo sa Maynila. Ilang minuto lamang ay sinabi ng piloto kay Lacandula na Samar na ang lugar na kinaroroon na nila. Habang tinatahak ng Philippine Airlines Flight 812 ang bahagi ng Antipolo, nagtungo ang lalaki sa likod ng eroplano kasama ang isang piloto, pero kaagad naman silang sinundan ni Cabel. Inilabas nito ang kanyang improvised na parachute mula sa kanyang backpack. Sa tansya ng piloto, ang parachute na ito ay gawa lamang sa isang tent. Pero dahil wala itong ripcord, kinuha ng piloto ang sash ng kurtina ng eroplano upang ikabit sa improvised na parachute ni Lacandula. Tila alam ng lalaki ang kanyang ginagawa. Planadong planado ang lahat, subalit may isang bagay siya na hindi siya sigurado. Hindi niya alam kung paano ang tamang pagtalon sa eroplano kaya naman nagpaturo pa ito sa piloto. Nang buo na ang kanyang loob,
unti-unti niyang pinabawasan sa mga piloto ang altitude ng eroplano. Mula sa 10,000 feet, bumaba ito sa 7,000 feet hanggang sa lumilipad na lamang sila sa taas na 6,000 feet. Iniutos ni Lakandulan na buksan ang pinto sa likod ng eroplano. Sinubukan naman siyang bigyan ng babala ng piloto na kanyang kasama tungkol sa pressure na maaaring idulot ng pagbukas ng eroplano, subalit nagalit pa ito. Itinutok ni Lakandulan ang baril sa ulo ng piloto. Nagbanta ito na sasabog ang ulo ng piloto kung hindi nito bubuksan ang pintuan. Sinabi pa nito na wala na ang kanyang pamilya. Kailangan niya ang perang ito upang makaganti siya sa mga taong nang-api sa kanya. Nang mabuksan na ang pintuan, tila nagdalawang isip ang lalaki, subalit huli na ang lahat. Dahil sa malakas na pressure na pumasok sa loob ng eroplano, nawala ang kanyang balanse kaya nabitiwan niya ang kanyang hawak na baril, subalit nandun pa rin ang granada. Naglakas loob naman si Cabell na itulak ang lalaki sa taas na 6,000 feet. Natangay ng lalaki ang perang nakulimbat nito mula sa mga pasahero. Gayunpaman, duda ang mga piloto na makakasurvive ang lalaki sa kanyang pagtalon. Tatlong araw matapos ang insidente ng hijacking sa Philippine Airlines Flight 812, natagpuan ng mga sundalo ang katawan ni Lakandula na nakabaon sa putik sa Barangay Liabak, Real Quezon. May mga residente kasi na nakapag-report na nakakita sila ng isang parachute na pababa sa magubat na bahagi ng Sierra Madre. Sa ikinasang search and rescue operation ng mga sundalo, natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Lakandula. Nandun pa din ang improvised na parachute, subalit wala na ang perang kanyang ninakaw. Posibleng hindi naging epektibo ang kanyang improvised parachute. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Dahil sa kanyang lisensya, nakilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Reginald Chua. Napag-alaman naman na pangarap na talaga ni Reginald Chua na mag-skydiving. Ang PAL Flight 812 ang naging una at huling skydiving ng kanyang buhay. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? Kung nagustuhan mo ang ating video, please hit the like and share button. Bago natin tapusin ang video na ito, narito na ang ating malupitang shoutout. Shoutout kina Charlie Lahom, Mami V's Adventure, Mark Louis Narita, MK Ochige Channel, Ryan Balindong at kay Mildred Ordinado. Hanggang sa mga susunod nating mga video, maraming salamat sa inyong panonood, mga kaibigan.